Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong tutor sa MTB MLE Unang Baitang. Ako po si Tutor Alvin. So, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nakaraang linggo? So, ilang linggo rin tayong hindi nagkita, di ba? So, ngayon, bago tayo magsimula, babatiin muna natin ang ating mga mag-aaral sa online. Siyempre, ang ating mga kapaguro at ang mga magulang. Ayan, pinabati natin si Ma'am Conchita de los Reyes mula sa Molabe RPS Sped Center of Molabe, Zamboanga del Sur. O, ang layo, di ba? Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Pinabati rin natin si Ma'am Scarlett Barrientos Orteza mula sa Bago Elementary School, Pamplona, Cagayan. Ayan. Himbag na bigat ka na kayo amin dito. Magandang umaga po. At syempre, binabati rin natin si Ma'am Charlie mula sa Antonio M. Serapio Elementary School. Ayan, si Sheena May, ang kanya yatang anak. At binabati rin natin si Ma'am Georgie Marie Benito mula sa Marco High Central Heights Central Elementary. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, naaalala niyo pa ba ang ating, excuse me, no? Sandali lang. Ayan. So, naaalala niyo po ba ang ating nakaraang Erlin? Ayan. Sa araw na ito,
may bago tayong araling tatalakayin. Ayan, simulan na natin ha. Simulan na natin. Sandali lang mga mag-aaral habang binubuksan ko ang ating aralin sa araw na ito. Ayan. Dali. Titignan muna natin ang ating aralin sa araw na ito. Bubuksan ko lang. Mag-abang lang kayo. Ayan, ito na. Ayan. So, batiin natin yung mga nasa online, ha? Ayan, Janeline, magandang umaga. Rexy, Pinyalosa, magandang umaga. Mama Arlene, magandang umaga. Ito nga ang MTB MLE Unang Baitang Tagalog. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Sorry, excuse me. Ayan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Maaring ang inyong mga sagot ay i-type ninyo kung kayo ay hindi pa masyadong gabay sa paghawak ng cellphone. Pwede magpatulong kay ate, kay kuya, o kaya kay nanay at tatay. Nagabayan kayo para maisabi ninyo o para maisulat nila ang inyong mga sagot. Ayan, babasahin natin ang inyong mga sagot. Ano ang inyong nakikita sa larawan o sa mga larawan? Sabi ni Janeline, Oloy Miguel, isang pamilya. Tama. Ano pa? Ano pa ang inyong nakikita? Tignan natin. Isang pamilya. Meron pa bang ibang sagot? Sabi ni Christy, silid-aralan po. Tama rin. Ano pa? Meron ba? Ayan. Maliban sa silid-aralan, maliban sa pamilya, ano pa ang inyong mga nakikita? Pwede natin sabihin magkakaibigan o barkada, sabi ni Risa. Tama. Ang mga ito ay may kaugnayan sa ating aralin sa araw na ito. Ano nga ba ang ating aralin? Sabi ni Jersey, tungkol sa pamilya. Sabi ni Joanna, pamilyang masaya. Tama. Sabi ni Joanna Marie, magkakaibigan. Tama. Silid-aralan. Ang ating aralin sa araw na ito ay may kaugnayan sa paglalarawan ng pamilya, mga kaibigan, at paaralan. Ayan. Ngayon, sabi rito, mga salita, larawan, at paglalarawan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang paglalarawan. Ngayon, sabi rito, pamilya. Sabi doon sa nakikita ninyo sa larawan, ano ang paglalarawan? Pwedeng isang pamilya? Pwedeng masayang pamilya? Pwedeng pamilya sama-sama? Ito ang paglalarawan sa pamilyang ito. Ikalawa, kaibigan. Ang nakikita nyo sa larawan, ano ang maaaring paglalarawan? Ang paglalarawan ay maaaring dalawang magkaibigan. Ayan. Isa, dalawa. Dalawang magkaibigan. Pwedeng mabuting kaibigan. Ayan. Pwede rin kaibigang maaasahan. At ang susunod, paaralan. Sabi rito, malinis na paaralan. Pwede rin paaralang malapit. Ano ang napansin ninyo sa bahaging ito sa paglalarawan? Di ba? May mga
maiitim na sulat ang mga salitang isang, masayang, sama-sama, dalawang, mabuting, maaasahan, malinis, at malapit. Ang ibig sabihin nito, ito ay mga salitang naglalarawan. Ano ang nilalarawan? Ang mga nasa larawang ito o ang mga salitang ito, ang salitang pamilya, kaibigan, at paaralan. Ayan. So ayan, ang daming nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam nyo ba ang mga salitang naglalarawan? Saan ito ginagamit? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ayan. Ang panguri ay bahagi ng pananalita na ginagamit sa paglalarawan ng pangalan o panghalip. Ating balikan ang bahagi ito. Ang pamilya, ang kaibigan, ang paaralan ay mga pangalan. Ang mga salitang ito, isang, masayang o masaya, sama-sama, dalawang o dalawa, mabuti o mabuting, maaasahan, malinis, at malapit ay mga salitang naglalarawan o tinatawag nating panguri. Ang panguri ay mga salitang naglalarawan. Ano ang nilalarawan? Pangalan, excuse me, o panghalip. Sabi nga natin, ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. Lima yan. Ano ang panghalip? Ang panghalip ay ang sinasabi natin humahalili sa pangalan. Ayan yung mga siya, ako, tayo, sila, yan ang mga halimbawa. Ang panguri, uulitin natin, ay naglalarawan lamang sa pangalan o kaya ay sa panghalip. Oh, ayan. Halimbawa, naglalarawan ang mga salitang nagsasabi tungkol sa isang tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ito maaaring bilang, katangian, hugis, sukat, kulay, o ginagamit na material. Basahin natin ang mga sumusunod na halimbawa, ha? Una, dalawa kaming magkapatid. Nasaan dyan ang salitang naglalarawan? Ang salitang dalawa. Sino ay nilalarawan? Ang magkapatid. Kami, sabi ng ganon. Ibig sabihin ng kami, ito ay tinatawag nating anong bahagi ng pananalita? Panghalip. Ikalawa, batang magalang. Nasaan dyan ang panguri o salitang naglalarawan? Ito ay ang salitang magalang. Ayan. Ano ang inilalarawan ng salitang magalang? Ito ay ang salitang bata na pangalan. Ikatlo, bilog na mata. Nasaan dyan ang tinatawag nating naglalarawan? Yan ay ang salitang bilog. Ano ang inilalarawan? Ang mata. Anong bahagi ng pananalita ito? Ito ay pangalan, bagay. Ayan. Madali lang mga mag-aaral kung ano ang sinasabi natin panguri o salitang naglalarawan. Di ba? Ayan, no? Nilalarawan
ng salitang kami, ito dalawa, magalang, bilog. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang gawain. Titignan natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin. Sabi dito, lagyan ng check kung may excuse me, kung ang may salungguhit ay salitang naglalarawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito naglalarawan. Mamaya, titignan natin ang inyong mga sagot dito sa ating comment section. Ayan. Babasahin ko muna lahat, ha? Pagkatapos, saka natin sasagutan. Una, si Ben ay may 5 aso. Pangalawa, puting relo ang suot ni Michelle. Pangatlo, si Alyssa ay matangkad. Pang-apat, maliit ang plato ni Arnel. Pang-lima, tahimik ang loob ng bahay ni Nalito at Lita. Oh, sagutan na natin ang unang bilang. Ayan ha. Una, si Ben ay may 5 aso. Ang nasalungguhitan ay 5 o 5. Ngayon, ang salitang 5 ba ay naglalarawan o hindi? Kung naglalarawan, check. Kung hindi, X. Ano kaya ang inyong sagot? Titignan natin online kung ano ang inyong sagot. Sabi ni Naomi, check. Sabi ni Mimi, ni Lian, check. Ano pa? Meron pa ba kayong ibang sagot? Titignan na natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay check. Ang salitang 5 ay isang salitang naglalarawan o pang-uri. Ayan. Sabi ni Risa Chek, ayan, ang galing ah. Ikalawa, titignan natin kung tama pa rin ang inyong mga sagot. Babasahin natin mamaya. Puting relo ang suot ni Michelle. Nasaan dyan ang salitang naglalarawan daw? Sabi puti. Totoo kaya ito? Kung ang salitang puti ay naglalarawan, isulat ang check. Kung hindi naman ay X. Sabi ni Myla, check. Sabi ni Roald, check. Sabi ni Risa, check. Arlene, check. Titignan natin ang inyong mga sagot. Ayan, tama kayo. Ang salitang puti o puti o puting, sabi dito, ay isang salitang naglalarawan o pang-uri. Nilalarawan niya ang relo na isang bagay. Ang gagaling naman nasa online. Ngayon, dumako tayo sa ikatlo. Si Alyssa ay matangkad. Ang salitang matangkad ba ay pang-uri o salitang naglalarawan? Kung naglalarawan, check ang isagot. Kung hindi, X. Ano kaya ang sagot nyo? Sabi ni Roald, check. Sabi ni Christy Regalado Vivas, check. Ayan, titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan. Ang salitang matangkad ay isang naglalarawan. Ang galing. Tama ka, Glenn. Tama ka, Myla. Ayan. Tama ang inyong sagot. Check nga ang sagot sa ikatlo. Ibig sabihin ng check, ang salitang matangkad
ay isang naglalarawan. Pang-apat, dumako tayo. Sabi rito, maliit ang plato ni Arnel. Ang salitang maliit ay isa bang naglalarawan? Isulat ang check kung naglalarawan. X naman kung hindi. Sabi ni Jadit, check. Sabi ni Risa, check. Sabi ni Christy, check. Ang salitang maliit daw ay naglalarawan. Sabi rin ni Glenn, tignan nga natin ang inyong mga sagot. Kung tama, ayan, ang salitang maliit ay isang naglalarawan. Kaya ang sagot ay check. Ang galing-galing. Tama kayo, Glenn, Rowald, Myla, Liza. Ayan, Casey, tama. Ang gagaling ng mga bata. Ayan na, alam ninyo kung ito ay salitang naglalarawan o panguri. Ang galing. Ngayon, dumako tayo sa panghuli. Tignan natin. Tahimik ang loob ng bahay ni Nalito at Lita. Tahimik ang loob ng bahay ni Nalito at Lita. Ito ba ay isang naglalarawan? Check ang isulat at X naman kung hindi ang salitang bahay. Ang bahay ba ay salitang naglalarawan? Check kung tama ang inyong sagot na ito ay isang naglalarawan. X naman kung hindi ito salitang naglalarawan. Ang sagot ni Rowald, X. Ang sagot ni Christy, X. Sagot ni Myla, X. Sagot ni Jap, X. Mimi, ayan, Lian, X. Sagot nila. Gwenilyn, X. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay X. Ang bahay ay hindi isang panguri o salitang naglalarawan. Ito ay pangalan. Ang bahay ay pangalan. Ayan. Marami yata nakapasa sa inyo. Ngayon, dumako ulit tayo sa isang gawain. Sabi rito, piliin ang letra ng salitang naglalarawan na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot? Babasahin ko muna ang pangungusap, ha? Una, ang mansanas ay kulay huwang. Pangalawa, ang tela ng kumot ay puwang. Ikatlo, ang silid-aralan ay puwang. Marami ang kasya sa loob. Pang-apat, ang watawat ng Pilipinas ay may 30 na bituin. O, pang-lima, ang aso ay mas puwang kaysa sa kabayo. Ayan, sagutan na natin, ha? Sagutin na natin ang unang bilang. Ano kaya ang sagot ninyo sa una? Ang mansanas ay kulay puwang. Ano kaya ang tamang sagot? Online, ano kaya ang sagot sa una? Ang mansanas ay kulay puwang. Sabi ni Christy, pula po. Sabi ni Arlene, pula. Sabi ni Leila, pula. Sabi ni Lian, sa una, pula. Casey, pula. Lisa, pula. Arlene, ano sabi dito ni Jang Jacob, pula. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay pula, letrang I.
Ang mansanas ay kulay pula. Ang daming nakakuha ng tamang sagot. Ayan, ang galing-galing. Binabati ko kayo. Excuse me, ha? Pangalawa. Ayan. Ang tela ng kumot ay ano kaya? Maaring malambot, maliit, tatlong, pula, malaki, ginto. Sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot? Malambot, maliit, tatlong, pula, malaki, ginto. Ano kaya ang tamang sagot? Sabi ni Johnny, malambot. Candelaria, malambot. Joanna, Joanna, malambot. Andre, A, malambot. Casey, malambot. Ayan. Kung tutusin, pwede rin natin isagot ang salitang maliit, malaki, pero ang angkop na sagot ay malambot. Ayan. Malalaman natin mamaya kung bakit malambot. Bakit hindi maliit? Bakit hindi malaki? Ayan. Maari siguro na may mga angkop na sagot pa na maaring magamit sa salitang di at malaki. Ang angkop na sagot ay malambot. Eh, ayan, ang gagaling ah. Casey, John, Noemi, Naomi, Jacob. Ayan. Tama ang inyong mga sagot. Ikatlo. Ang silid-aralan, puwang. Marami ang kasya sa loob. Ano kaya ang tamang sagot? Titignan natin. Sabi ni Venilin, C, malaki. Sabi ni Candelaria, malaki. Sabi ni Christy, malaki po. Ayan, C. Emily, C. Ano kaya ang tamang sagot? Titignan natin. Sabi ni Andre Alcel, C. Laila, C. RV, malaki. Sabi, C. Ang tamang sagot ay malaki. C. Ang silid-aralan ay malaki. Marami ang kasya sa loob. Pang-apat. Titignan natin. Ang watawat ng Pilipinas ay may puwang bituin. Ano kaya ang tamang sagot? Ang watawat ng Pilipinas ay may puwang bituin. Ano kaya ang sagot sa puwang o sapat lang? Sabi ni John Jacob, tatlo. Sabi ni Christy, tatlo. Sabi ni Arlene, tatlo. Ayan, sabi ni Joanna, tatlo. Candelaria, tatlo. Oh. Ano kaya? Ang tamang sagot ay C. May tatlong bituin. Ayan. Ang tamang sagot ay C. Tatlong bituin. Ang gagaling ah. Ayan. Dumako tayo dito sa panghuli. Ang aso ay mas puwang kaysa kabayo. Ano kaya ang sagot? Titingnan natin kung ano ang sagot dito. Ang kabayo ay mas puwang, ang aso ay mas puwang kaysa sa kabayo. Sabi rito ni Christy, D, maliit po. Sabi ni RV, D, maliit. Sabi ni Joanna, maliit. Glenn, maliit. Candelaria, maliit. Coco, D, maliit. Ano kaya ang tamang sagot? Tignan natin kung tama kayo. Ayan, ang aso ay mas maliit kaysa kabayo. Ayan, ang gagaling.
Tama ang inyong mga sagot. Ayan, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ato, meron pa tayong isang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Punan ng salitang naglalarawan, ang pamilya na makikita sa larawan. Sa inyong palagay, sabi ito una, puwang na mga bata. Ikalawa, puwang na orasan. Ikatlo, puwang na bahay. Pang-apat, puwang na nanay. Panglima, puwang na tatay. Ano kaya ang maaaring paglalarawan sa mga bata? Isulat nga ninyo ang inyong mga sagot at babasahin ko. Ayan, masisipag. Ayan, pwedeng masisipag. Ang tamang sagot yan. Diba? Pwedeng mabait. Tama rin. Tama ka, RV. Tama ka, Erich. Ano pa? Ano? Masaya na mga bata. Tama, oh. Masaya sila na tumutulong sa mga gawaing bahay. Ano pa? Masisipag o masipag? Tama, Candelaria, Scarlett. Pwede ling matulungin o matutulungin. Ayan, tama, Scarlett. Matulungin, sabi ni Christy. Tama, masaya, tama. Ang gagaling. Tama kayo. Ikalawa kaya. Ano kaya ang pwede nating paglalarawan sa orasan? Tignan natin ang inyong mga sagot. Ayan. Orasan. Ano kaya? Ano kaya ang maaari nating paglalarawan sa orasan? Bilog, sabi ni Scarlett. Tama. Sabi ni Emily, malaki. Tama. Ayan. Tama rin kayo. Bilog, malaki. Tama. O sabi natin, kay ganda, pwede. O maganda, pwede rin. Pwede rin natin sabihin simple, di ba? O maliit na orasan, pwede rin. Ayan. Ang mga binabanggit ninyong salita, ang tinatawag nating ano, paglalarawan o panguri. Ayan. Maayos na orasan. Pwede. Diba? Ngayon, dumako tayo sa ikatlo. Puwang na bahay. Ano kaya ang pwede nating ilarawan sa bahay? Ano kaya ang pwede nating ilarawan sa bahay? Titignan natin. Ayan. Puwang na bahay. Titignan natin ang inyong mga sagot. Malinis, sabi ni Jersey. Tama. Pwede malinis na bahay. Ano pa? Ano kaya ang pwede natin paglalaro? Malaki na bahay, sabi ni Erich. Tama. Malinis na bahay, sabi ni Christy. Tama. Malaki, sabi ni Candelaria. Malaki na bahay o malaking bahay. Di ba? Ayan. Simple na bahay, sabi ni Scarlett. Tama. Magandang bahay o maganda na bahay. Tama. Sabi ni Betsy. Ayan. Magandang bahay. Ano pa? Malaki, maliit. Ayan, pwede natin paglalarawan. Simple, magara, maganda. Ayan. At dumako tayo sa pang-apat. Ano ang pwede natin paglalarawan kay nanay? Ayan, ang paglalarawan natin kay nanay ay... masipag na nanay, sabi ni Rosalie. Pwede. Ano pa? Maganda. Pwede.
maganda na nanay o magandang nanay. Maliit na nanay, masipag na nanay, mabait na nanay, maunawain na nanay. Pwede? Ano pa? Ayan, ang dami na natin nabanggit, di ba? Mabait, maganda, tama. Eh kay tatay naman, ano ang pwede natin paglalarawan? Kay tatay, pwede mabait, sabi rin dito ni Casey. Tama. Mabait na tatay. Ano pa? Mapagmahal na tatay, pwede. Masaya na tatay, pwede rin, sabi ni Mimi. Matyaga, sabi ni Laila. Tama, pwede rin. Masipag, sabi ni Francesca. Ayan. Masinop, pwede rin, di ba? Ang mga nabanggit ninyong mga salita, lahat yan ay tinatawag nating paglalarawan o tinatawag nating pang-uri. Natutuwa ako dahil alam ninyo kung ano ang mga salitang naglalarawan. Nagamit natin ito sa pangungusap. Natukoy natin kung ano ang mga salitang naglalarawan o pang-uri sa pangungusap. Natutuwa ako dahil sinamahan ninyo ako sa araw na ito at marami na naman kayong natutuhan. At isa nga dyan, natutuhan ninyo ang pang-uri o mga salitang naglalarawan sa pangalan at sa panghalip. Oh, paano ba yan mga mag-aaral? Hanggang dito na lang. Muli, ako ang inyong tutor, si Tutor Alvin. Salamat sa pagsama sa akin sa MTB MLE Unang Baitag. Hanggang sa susunod na linggo sa ganitong oras, ako pa rin ang inyong makakasama. O ayan, ha, mga bata, bago ako magpaalam sa araw na ito, tandaan, mag-aral ng mabuti dahil ang edukasyon lamang ang tanging ninyong sandata sa mas matatag ninyong kinabukasan. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!